Hey, magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pag-uusapan sa umagang ito ay tungkol po sa pagkasira ng ating kidney. So marami pong nagiging dahilan kung bakit nasisira po ang ating kidney. Una-una po dyan ay yung sobrang alat ng mga kinakain natin, mga processed food at iba pa. Ano? So bago tayo pumunta po doon sa pag-uusapan po natin about doon sa kidney at kung paano ito pababain gamit ang natural na paraan, ay pag-usapan muna natin yung mga latest na nangyayari ngayon dito sa ating mundo, sa ating bansa, ano? Yung ating COVID-19. So napakahirap pala na magkaroon ng sakit na to. Kaya tama po na sumunod po tayo sa sinasabi ng ating gobyerno na tayo ay manatili sa ating bahay. Una-una po, pag tinamaan kayo ng virus na ito, at kayo po ay hirap sa buhay, walang pambayad sa ospital, ay talagang mahirapan kayo. Tulad na lang nung nakita natin na yung narinig ninyo na ibinalita, yung tungkol dun sa 4 na araw pa lang niya na nasa ospital, nung nakarecover na siya, at nakita niya yung bill ay umabot po ng 1.3 million. Huh? Ang laki. Ang laki po. Tapos yung isa naman ay umabot ng 3 million. Yung isang pasyente ay umabot ng 380,000. Yan ang ano, ang inabot ng kanilang bill. Oh, totoo po, ano, na meron tayong PhilHealth na tutulong po sa atin. Pero ang problema, kung magiging pasaway po tayo at nagiging matigas po yung ating ulo, ang kahantungan po natin talaga ay kamatayan. Unang-una, kapag ang tinamaan ka at ipinunta ka sa private hospital o whatever na hospital na tatanggap sa'yo, at ang sinagot lang ng PhilHealth ay yung kaya lang nilang sagutin at yung iba ay babayaran mo na. So, paano ka mabubuhay ng maayos? Laki ng problema, di ba? Kaya wag po tayong maging matigas ang ulo, maging masunurin po tayo kung ano pong ikagaganda ng ating gagawin para maiwasan po natin ang virus na ito. Pangalawa, yung mga nagkakaroon ng problemang iba sa pangkalusugan, tulad yung mga may asthma, may mga nagda-dialysis at kung ano-ano pang mga problema sa kalusugan na kailangan pagtuunan ng pansin. Ano? Which is ang mga medical expert po natin o yung mga medical team natin ay nakatuon po sila sa mga natamaan ng virus na ito. Paano naman po yung mga iba pa na problema na pangkalusugan? So tulad nung nabalitaan po natin na 9 News pa na taga Nueva Ecija na yung matanda ay may asma at yung may asma na to ay hindi tinanggap ng 6 na hospital na hindi siya tinanggap hanggang sa siya ay namatay na. O, di ba? So, napakahirap kaya. Maganda po na magkaroon po tayo ng idea o knowledge kung ano po yung mga dapat nating gawin, yung mga natural na pamamaraan na ginagawa na po noong unang panahon. Para kahit papaano ay magkaroon po tayo ng idea o meron tayong pang first aid sa mga bahay po natin. Ano, kahit hindi tayo makatakbo agad sa ospital, ay meron tayong gagawin para kahit papaano ay maligtas tayo sa kapahamakan. Okay? So, ang una po na ibinigay ko sa inyo na gagawin tungkol sa kapag kayo ay tinamaan ng virus ay yung paglalaga po ng luyang dilaw, luya at saka bawang, pag-inom ng oranges at lemon fruit. So, napakaganda po yun. Ano, may kakayahan para gamutin ang sarili nito na problema sa loob ng katawan. Kaya ang mga ginagamit po natin ay purong mga herbal at mga organic na mga pagkain. Ano? So, yan ang mga ipinapayo natin. So, sabi ko nga kanina, kapag sa medical lang advice sa'yo is kailangan talang mag-dialysis ka kapag may problema ka sa kidney. At kung sirang-sira na talaga ang kidney mo, i-re-recommend kanila
for kidney transplant. Ano? So dito naman sa atin, ang dapat nating gawin kapag gusto nating mapagaling ang kidney, siyempre unang-una na ipapayo ko sa iyo is yung pag-i-steam. Ano? Steam bath o hot seat bath, pwede makatulong sa iyo yun. So hanggang sa likod, kailangan umupo ka, nakalubog yung dito sa may likod mo, dahil nandito yung parte ng kidney mo, ilulubog natin yan doon sa maligamgam na tubig, yung kaya lang ng balat mo. Ang pinakamaganda na oras ng pag-i-steam is yung alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. So yun ang pinakamaganda. So ano yung mga halamang gamot na pwede mong ipakulo para mag-activate yung dalawang kidney mo dito? So pwede mong gawin yan ng dalawang beses sa isang linggo. Magtingin ka ng bayabas dyan kung meron kang nakikita dyan sa paligid mo. Yung lagundi, kung meron din lagundi, at saka bumili ka rin ng baking soda doon sa groceries. Then paghalo-haluin mo lang yan, ihalo mo, pag ilaga mo yung bayabas at saka yung dahon ng lagundi, then ilalagay mo ngayon yung ano, yung baking soda, then pwede ka nang mag-steam, ano? Then pagka naka-steam ka na, ikukumot mo ngayon yung buong katawan mo, nakakumot, kailangan walang sisingaw, ano, walang ibang pupuntahan yung usok kundi sa katawan mo. So sa pamamagitan ng pag-i-steam mo, siyempre lalabas lahat ng mga pawis. So pagka nagpapawis ka, naglalabas ka ng lason sa katawan mo, o which is yung creatinine. So the more na pinagpapawisan ka, the more naman na nadidetoxify ka, kasi ang pinakamalaki na paglalabasan ng mga toxins, itong balat natin. Dahil ito ay open pores po tayo. So, di yun lumalabas yun kapag ikaw ay nag-i-steam, ano, nagpapapawis. Lalo na yung mga nagkakaroon ng problema talaga. Hirap silang magpawis, kaya kailangan gumamit kayo ng ano, steam bath o kaya hot seat bath. Yan ang mga pwede nyong gamitin. Okay? So, ano pa yung mga pwede nyong inumin? Na mga lamang gamot, yung sampasampalukan. O kung nakakita na kayo ng sampasampalukan, pwede nyong ilagay ito at yan ay pwede nyong inumin. Ano pa yung nettle root? Ano yung nettle root? Napakaganda ito, lalo na sa mga diabetes siya, din nadali yung kanyang kidney. So napakaganda siya. Nag-cleansing siya, din tinatanggal niya yung mga nakabara sa kidney, din nire-revive niya. Then ano pa yung makabuhay, yung last na mga topic ko sa inyo is yung makabuhay, yung tinatawag natin kapag nagkakaroon ng lagnat, ano, pabalik-balik na lagnat dahil doon sa infection. So maganda po yung makabuhay. So iinumin nyo yung makabuhay, so sa umaga, ano, empty stomach yan iniinom. So everyday yan ang iinumin ninyo. Then yung tinatawag natin bayag usa, o yung mga nakakita ng bayag usa, marami dyan sa mga paligid, magtanong-tanong lang kayo kung merong mga available. Yung coconut roots, yung nyug, yung ugat ng nyug na sariwa. Okay? Kaya pagpupunta kayo dun sa malapit sa ilog na may nyug, makikita ninyo may mga sariwa silang ugat. So yung mga ugat na yon ay pwede nyong kunin, tapos ipapakulo ninyo, then yun ay iinumin ninyo ng 3 beses sa isang araw. Malaking tulong ito sa mga may problema sa kidney. So ano pa, yung mga pwede nating magamit, yung tubo o yung sugar cane, ano? Yung ugat din nun, pampababa yun ng creatinine. So kunin nyo yung mga ugat nun, then hugasan ninyo, pakuloan nyo ng 10 to 15 minutes, then iinumin nyo ng 3 beses sa isang araw. Nakapagpababa po ng creatinine yun. Pag gusto naman nating mag-kidney cleansing, imbes na yung tinimplahan na juice na yung iinumin mo, maganda na lang na makuha ka ng bunga ng sayote, carrots, tapos bili ka na lang ng beetroot. Yung beetroot, yung parang pula yun, pula, so pula siya. So pag blender mo yon at ginus mo siya, ang kulay niya ay pulang-pula, yun ang beetroot. So pag pinagsama-sama mo yung sayote, carrots at saka beetroot, maganda po yan na pang-cleansing sa kidney. So, ang pag-inom yan is from 10 o'clock at saka alas 3 ng hapon. So, pagka iniinom mo yun, so nalilinisan na ang iyong kidney. So, yun ang mga the best na mga juices na pwede ninyong gawin. So, ano yung mga dapat nating iwasan na pagkain? Siyempre,
yung spinach o in Ilocano kalunay. So iwasan ninyo dyan kasi merong konting uric na makukuha tayo dyan. Yung mga buto-buto, lahat ng klase ng buto-buto bawal na sa may kidney. Yung palaman na cheese, bawal din. Pag-ulam ng isda, o kahit anong klaseng isda, lalo na yung mga malalansa, bawal po yan kasi nakakapagpataas po yan ng creatinine. Yung mga shellfish, bawal din po yan. Mani, ano, pati yung karne, pinakabawal sa lahat ang karne kasi ano yan, mahirap lusawin. Nabubulok yan sa loob ng tiyan ninyo. Tapos pag nabulok na yan, pagkain na yan ng mga bad bacteria sa loob ng katawan. Tapos nagiging mabaho pa ang loob kasi mabubulok siya. Tapos magiging uric acid. So, yung mga mahilig sa mga carnivorous. So iwas-iwasan nyo ang karne, okay? Pati yung mga dairy products, mga soybeans, mga dried foods. So bawal muna sa inyo. Patatas, yung saging kasi mayaman sa potassium. O hindi rin pwede na mataas ang potassium mo, mababa ang potassium, dapat nasa normal lang. Kaya pinagbabawal po natin ang saging. Okay? Malunggay din kasi mataas din ang kanyang potassium din ang malunggay. So, bawal din po yon. Okay? So, yan po yung mga maganda po na pwede nating gawin para malunasan po natin yung problemang sa ating kidney. So, sa mga mahilig naman sa mga buko, yung mga buko juice daw, pinagbabawal din. Then, ang pinagbabawal lang sa buko juice, pag matagal na itong napitas. Pag matagal na siyang napitas, siyempre, acidic na yon. So, kailangan fresh from puno. Ano? Then, iinumin mo siya. Maganda yon kasi, unang-una, na-eliminate natin yung bacteria, lalo na kapag may mga UTI, mayroong problema sa gums. So, yan po yung mga ginagamit po natin. Pag may sipon, kagagawan ng virus, so napakabisa po ang coconut water. Pagka hindi ka naman makapupo, paghaluin mo lang yung coconut water plus yung olive oil, yan, so maganda na yung pagbabawas, indigestion. Ano? Pag may problema ka sa thyroid, yung nagiging imbalance ang thyroid hormones mo, pwede kang uminom ng coconut water. So, kada umaga inom ka within 7 days, then napapanormal niya yung thyroid hormones. Then kapag ka meron ka mga kidney stones, kidney disease, maganda rin po na inumin niya ng mga may kidney problem. Sabi ko nga, kailangan fresh from sa puno. So, kailangan yan, fresh yan. Then siyempre, ang cocoa water ay mataas yung kanyang fiber. Okay? Then nagbibigay siya ng electrolytes sa katawan natin, sa kidney natin para yung ating high blood pressure ay mapanormal. So, nalaman nyo lang dito sa Will Cure from Nature. Maraming salamat po sa pakikinig at hanggang sa muli, tayo ay magsama-sama ulit para magbigay pa ng mga simpleng paraan kung paano natin magagamot ang ating mga konting karamdaman sa ating kalusugan. Ito na kaibigan, ito na kasagutan.